Rolling. Ayan, umuulan na. So, medyo kalmado ang ulan ngayon. So, ingat tayo lahat mga katulis. And welcome back again on my YouTube channel. For today's video, ito papakita ko sa inyo mga katulis. Subukan natin ibalik tong speed tuner pulley set natin. Ayan. Tapos, kabit natin tong regroove bell. Yan. Tsaka magpapalit tayo ng Koso brand na flyball. Ayan, straight 14. So, ngayon, for today's video mga katulis, focus ulit tayo dito sa ating panggilid, ayusin natin. Dahil yung JBT lining ko, dumudula siya sa stock bell, kaya papalitan natin siya ng naka-regroove bell. Alright, let's go. Dahil dun sa last vlog ko regarding sa pagpapalit ko ng JBT na clutch lining, madami rin naman nag-recommend sa akin na magpalit na nga daw ako ng bell or magpa-regroove ako ng bell. Kaya ito, ayan, ito na yung regroove bell na binili ko, ayan. Regroove lang yan, wala siyang heatsink. So baka hindi nyo pa alam kung para saan to, para sa mga beginners dyan. Kaya po nire-regroove yung bell natin dahil para mas kumapit po yung lining at makaiwas po siya sa dragging. So yung dragging na yun, ayun po yung mararamdaman ninyo kapag in-start ninyo yung motor ninyo. Tapos umandar kayo, mararamdaman nyo po na parang kumakayod or nagbabibrate yung motor ninyo, parang kumakadkad. Ayun po yung dragging na tinatawag. So kaya po nire-regroove tong bell, ayan, para kapag umandar po yung makina natin, yung lining po natin is kakapit agad siya dahil sa mga lining na yan. So iwas lang kayo sa pagbili nito dahil may mga matatalas po. Pero kapag matalas naman, madadaan naman yan sa liha. So liliahin nyo lang yan. Ayan, yung so far yung akin wala naman. Ayan o, smooth naman. So stock bell, ayan, stock bell pa rin to ng click. Ayan, so stock pa rin siya na nire-regroove lang. And then mga katulis, yung about naman dito sa pulley ko, so ibabalik ulit natin itong speed tuner na pulley natin. Tapos kikikilin natin yung back plate natin. So naglagay ako dito ng socket wrench. Ayan, yung long na 19mm. Lagyan ko lang siya ng goma. Tapos liha. Ayan, binalot ko yung liha. DIY lang to kasi wala ako nung tools na pang liha talaga eh. Di ba ako nakakabili, kaya ito na lang muna. Tapos salpak natin dito sa impact wrench. Yan. DIY lang yan. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos papaykutin natin ganyang mamaya para mabawasan yung talim ng backplate natin. So alright, bakasin muna natin mga katulis. So for today's vlog mga katulis, ang tools na mga gagamitin natin ay impact wrench. Ayan, para mas mapadali ang buhay natin. T-wrench na 8mm para naman to sa mga nut ng crankcase cover. Tapos 22mm na socket at 19mm na socket wrench yan. Tapos brush yan, panlinis na din sa loob. So hindi na natin siya lalagyan ng gas kasi mabilisan lang naman to. And long nose kung kinakailangan. Ayan, dito lang yan. So bakasin muna natin. So ito na yung itsura ng lining, oh. No goods. Ayan. Diba? So, tanggalin natin yung pulley. So mga katulis, ito na yung panggilid natin. So titignan lang natin. So sa bell niya, hindi maganda yung kapit niya. So dumudula siya positive. Kung makikita nyo dito sa kain ng lining natin na JBT, sobrang pangit ng kain niya. Ayan. Diba? Ito lang yung itim lang. Yung kumakapit sa bell. Ayan o. Dumudulas talaga siya mga katulis. Kaya kailangan na natin magpa-regroove. Ayan, sobrang pangit nung kain. Ayan, tapos ang setup nito, stock spring, 800mm na center spring, tapos stock spring din na clutch spring. Ayan. Tapos yung bell natin, ayan. Ayan, pangit to.
So kaya po nagkakaganyan yan dahil dito din sa bola natin. Kasi yung bola na gamit ko dito mga katulis is yung 12 by 14 pa din na pitch bike na durug-durug na. Ayan, puro ano na to. Puro kanto. Ayan. Ito yung bola na ginamit ko na 2 weeks lang nasira agad. Ayan o. Ayan. Kanto. Kanto. Ayan. Kanto. Kanto. Stuck bully na to. Kaya tignan mo yung kainong lining, inong ano, belt sa drive pace. Hanggang dito lang siya oh. Ayan oh. Hindi siya sumasagad. So ito, papalitan na natin tong buo. Ayan. So, yan ka na. So gawin muna natin mga katulis, tanggalin muna natin tong block na to. Liyahin lang natin siya ng konti para matanggal yan. Tapos lalagyan na natin tong regroup na bell. Ayan. Ito yan. Hopefully sana maging maganda yung ano kain ng bell dito sa lining. So liyain ko muna mga katulis. A few moments later. Mga katulis, naliyan na natin siya ng konti and sana okay na to. Ayan, ito na yung bago nating bell. Ayan, regroup na yan. So pasensya na kayo mga katulis kung hindi ko siya mabigyan, hindi ko kayo mabigyan ng review about sa performance nito pag tumatakbo dahil wala pa akong action camera. So, di ba nga na-scam tayo worth 7,000 pesos pang bili sana ng action camera. So, ngayon, medyo nag-ipon-ipon pa ako para mabigyan ko kayo ng mga review sa mga bawat maintenance na ginagawa ko sa motor ko. Kung ano ba yung, kung gumaganda ba or pumapangit ba. So, ngayon, ito okay na itong ating... Okay na itong ating... torque drive assembly. Yan. Diyan ka lang. And dito naman tayo sa ating pulley. So, short vlog lang to mga katulis. Ayan. Sa pulley, wala tayong kakalkalin dito kasi kalkal na yan. Itong backplate na lang ang kukulitin natin. Yan. Sana maging effective yung ginawa ko dito. So, palitan na natin siya. Koso brand 14G straight ang gagamitin ko ngayon. Sana okay to. DIY na natin tong backplate natin, sana maging effective para magamit natin tong speed tuner na pulley. Ayan. Liliyahin ko lang siya ng ganyan. Ayan. Tanggal agad. Yan. Take 2. Yun, naliliya siya mga katulis. Open natin. Yun, naliliha. Nakakatuwa naman itong mga pinaggagawa ko. Tiga-tiga lang, makukuha din natin ito. Wala tayong tools eh, baka naman.
So yan mga katulis, nakakatuwa lang kasi effective yung ginagawa natin, pero DIY lang to. Ayan, so nawala na yung talas niya. Papantayin na lang natin, tingnan mo kung nagkaiba niya. Ito yung ginawa natin. Ito yung hindi pa, yan ang talas eh. Pag ginawakan ko, matalas eh. Ito, smooth. Yan, smooth na siya pagka ginawakan. So tuloy lang natin to. So yun mga katulis, palpak yung ginawa natin ganito. Ayan, nalobat yung impact wrench ko kaya chinecharge ko muna. So matik to, manual tayo. Nagamit tayo ng pangkikil. Sliyahin natin. So yun mga katulis, okay na yung backplate natin, na liha ko naman na siya, pero hopefully sana okay na to. So inabot din ako ng ilang oras sa pagkikil dito. So okay talaga kung meron tayo nung gamit eh, pero wala kasi. Pero kapag hindi pa rin siya okay, bibilang ko na lang din siya para maayos natin. So ito na yung tsura niya. Ayan, hopefully okay na to. Sa mga expert dyan or mas expert dyan, pacheck naman to kung okay yung ginawa ko. Ayan. Ayan yung... titignan nyo dyan yung kanto. Kanto ng backplate na may ano ng bola. May mark ng bola. Ayan. Yung kanto nyan dapat ay hindi matulis. Ayaw mag-zoom eh. Basta ayan. So, kabit na natin. Kabit na natin mga katulis. Hopefully, maging okay ito ngayon. Yung ating bushing. Tapos, brush na natin. Galing lang natin ng konti yung dumi ng gilid natin. Konti lang, kasi kakalinis ko lang din naman na ito. So, sa mga expert dyan, comment down below kung ano yung mas okay na gawin para maayos natin yung backplate natin. Install natin to. Ayan yung lining natin. Yung regroup bell natin, ayan, kakabit na natin. So yan yung mga katulis yung ikot ng bell natin. Yan. Tignan natin kung responsive.
Solid mga katuloy, sobrang kapit niya. So, sobrang responsive niya na rin kapag pinipin yung throttle. Kumakapit agad yung bell. So, ayun yung hinahabol ko ngayon dito. Kasi, nakita nyo naman yung stock bell ko. Ayan, hindi na maganda yung kapit. So, at least meron pa rin tayong stock. Ayan. Diba? So, kapit na natin to. So yun mga katulis, nakapitan natin. So hanggang dito na lang ang ating vlog for today. At kung kayo nakaparit na rin kayo ng lining ninyo, much better na magparigroup na rin kayo ng bell ninyo. So for better performance and para mas makapit siya and yung acceleration niya pagkay namin yung throttle talagang responsive. So kasi ako nasubukan ko na, tinry ko kanina kahit na maulan. Ayan. So ganda ng kapit plus bago pa yung bola natin, di ba? So yun lang, kung umabot ka dito, please like, comment, and subscribe, and pinutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong bagong i-upload. And also follow me on my Facebook page Lian Vlog and TikTok Lian Vlog. Yan din ako nag-update kung saan ng mga ganap sa atin, ano. So yun lang, wala na muna siguro tayong i-upgrade dito kay Clicky. So more on maintenance muna tayo. Palitan natin yung kulay nito. Ayan, kasi may gas-gas. Tapos, gagawin ko siguro tong silver. Ayan, gagawin ko silver to. Tapos yung logo ng Honda, gagawin natin pula. Inyo, guwapo, no? Inyo. Tapos, update lang sa signal light, ano? Working pa din siya. Ayan. Diba? Engine bushing natin, ayan yung huling vlog ko sa engine bushing, sobrang quality. So parang bumalik siya sa pagkabago niya kapag nililiko mo, hindi na siya magalaw. Kapag nadadaan ako sa lubak, hindi na rin siya magalaw masyado. Angkas ko pa nun si Commander, plus points pa yun kasi doble yung bigat, di ba? Ganda talaga magpalit na kayo niyan kung nararamdaman niyo mga katulis na maalog. And kapag more on dragging or mabibrate na yung motor ninyo, or minsan na nararamdaman nyo na pumapalya na yung throttle nyo pagka pinihit nyo, nagagalit lang yung makina, baka dumudulas na yung bell nya sa clutch lining. So check nyo na rin yung clutch lining ninyo. Ayan, so mga Lian Sap, see you on my next vlog mga atulis. So baka mag camping muna tayo. Alright.